Alam niyo mga kaibigan, Carpool Kwentuhan na naman tayo dito sa Ikwento Mo. At yan, nakikita niyo yung nagmamaneho, ano? Yan ang aking i-interviewin. This is the guy with many hats. Ang daming sinusuot na sombrero nito. At he's quite busy. Kaya siguro habang nagmamaneho, i-interviewin natin, aalamin natin kung ano ba ang ito dito, kaibigan ko to. Siguro 10 years na rin, 2008 nakilala ko to sa Mystery Creek nung Labor Weekend. Kaya alamin natin kung ano yung mga maikukwento sa atin ng ating kasama dito. Pero syempre, nasa New Zealand tayo, health and safety, importante yan. So tatabi kami at makakapanayam natin itong ating kasama dito nagmamaneho. At tayo po ay magbibigay ng mga impormasyon tungkol po sa kanya at ang kanyang mga ginagawa. Ako po inyong Kuya Nonoy, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating Ikwento Mo. Okay na ba tayo rito? Okay, kasamang Rom, kwento mo ako kung ano yung pinagkakaabalan mo dito sa mga komunidad natin. Siguro simulan ko muna sa general community natin, ano. Marami kasi akong mga involvement sa mga communities. Ang isa na ginagawa namin is sa religious side. Kami ni Fritzy, yung wife ko, alam mo naman, kami yung nagdala rito ng devotion ng Our Lady of Piat. So isa yun sa mga pinapaikot namin dito. Tapos kasama din sa devotion kami ng Our Lady of Peña Francia, La Naval, sumasama rin kami sa group na yon, tsaka sa Santo Niño de Leyte. So, dun lang sa aspeto na yun, talagang naiikot namin yung karamihan sa mga grupo dito sa New Zealand. Meron din kaming involvement sa bilang mga tinatawag nilang pre-marriage facilitators. So, kasama kami dun sa programa na yun ng Diocese of Auckland. Itong taon na siguro namin ginagawa ito, bay, na every month, dalawang couples yung nagpupunta sa bahay para bigyan namin ng i-facilitate namin yung kanilang pagpapakasal. Ang siguro isa pang activity na ginagawa namin sa community. Ito naman bilang palitan ko yung sinusuot kong sombrero. Ito naman ay sa community funding. Isa kasi ako sa trustees ng Foundation North. Yan siya. Kaya galing ko lang sa isang event, yung open public meeting ng Foundation North sa Mangere. And ang ginagawa ng Foundation North, medyo malaki-laki yung kanyang pondo na ibinibigay sa mga communities sa Auckland at saka sa Northland. No? Siguro roughly mga between 40 and 45 million a year na ibinibigay nila. So sa mga diverse communities natin sa Auckland, sa ethnic communities natin, marami ang hindi pa either alam kung ano yung ginagawa ng Foundation North or nakakaramdam na hindi nila alam kung anong gagawin nila para makakuha ng funding. So, isa rin yun sa mga pinagkakabalaan natin, although hindi tayo nangangako na makakakuha sila ng pondo, the mere fact na mabigyan natin sila ng awareness na there is such a group as Foundation North na pwede nilang malapitan, malaking bagay sa mga communities natin yun. Hey!